Magandang umaga sa ating lahat! Welcome sa ating unang lesson dito sa ating asignaturang ESP, Edukasyon sa Pagpapakatao. Ang una nating topic sa taong ito ay pagpapahalaga sa aking sarili. Pagpapahalaga sa ating sarili or sa aking sarili, ibig sabihin, ang ating mga sarili ay importante. Sabihin nga natin, importante. Tama. Importante kasi ang ating mga sarili, kaya dapat pahalagahan natin ito. Ibig sabihin, kailangan nating mahalin, alagaan, at pagbungahin pa ang ating mga sarili. Matututunan natin yan ngayong umagang ito. Ang mga layunin natin ngayong araw na ito ay una, malaman na tayo ay likha ng Diyos. Pangalawa, makita ang kahalagahan ng sarili sa mundo, pamilya, at kapwa. At pangatlo naman ay makagawa ng iba't ibang bagay gamit ang sariling kakayahan. Ngayong araw na ito ay magkakaroon tayo ng memory verse. Ang memory verse na ito ay kakabisaduhin natin. Ito po ay verse na nanggagaling sa ating Bible o Biblia. Okay, babasahin po sa inyo ni teacher o sabayan niyo po ako sa pagbasa. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Awit chapter 139 verse 14. Yan po ang ating memory verse sa araw na ito. Sabi nga ni teacher, kakabisaduhin natin at sa Friday, magpapavideo tayo kung sino man yung kasama natin sa bahay at isesend po natin yan sa ating group chat. I-explain ni teacher ano bang ibig sabihin ng memory verse na ito. Sabi po dyan, nagpapasalamat daw tayo kay Jesus or sa Panginoon dahil nilikha niya tayo na mabuti, na maganda, at yung mga gawa daw ni Jesus, yung gawa ng ating Panginoon ay palaging mabuti, palaging maayos, palaging maganda. At nakikita yon ng ibang mga tao sa ating buhay. Yan ang ating memory verse at tumako tayo sa ating pinaka-lesson ngayong araw na ito. Sabi dito, ang pagpapahalaga sa sarili ay pinaniniwalaang, okay, number one, may halaga ka sa mundo. May halaga ka sa mundo. Ibig sabihin, importante pala tayo sa mundong ito. Ibig sabihin, meron tayong kayang gawin. Diba? Kahit simpleng bagay na gagawa natin para sa sarili, sa ibang tao, at sa buong mundo. Pangalawa po, makakatulong ka sa pamilya. Sabi nga ni teacher, meron tayong kayang gawin. Ibig sabihin, makakatulong tayo, lalong-lalo na sa ating pamilya. Ngayon, hindi naman tayo nakakalabas ng bahay, diba? Palagi tayong nasa bahay lang, palagi din natin kasama yung pamilya natin. Paano ba tayo makakatulong sa ating pamilya? Meron dyan, naglilinis. Meron po dyan, nagtumutulong na maghugas ng pinggan. Tumutulong na magligpit ng higaan, di ba? Tumutulong kila nanay, kila lola kapag napapagod na silang gumawa sa bahay. Anong ginagawa natin? Baka minamassage natin sila. Na kaya makatutulong tayo sa ating pamilya. Meron tayong magagawa para sa ating pamilya. Pangatlo, makakatulong tayo sa kapwa o sa ibang tao. For example, sa classmates natin ngayon, kahit hindi tayo malapit sa isa't isa, paano ba tayo makakatulong sa classmates natin?
For example, nag-o-online tayo, tapos hindi nila alam yung sagot. Hindi alam ng classmate mo yung sagot. Anong gagawin natin para sa kanila? Diba? Tutulungan natin sila na malaman yung mga katanungan ni teacher. O kaya naman sa ibang tao, kapag meron tayong nakita na matanda, tapos tatawid sa kalsada, nahihirapan siyang tumawid, diba? Pwede natin siyang alalayan. O kaya kapag meron tayong nakikita na mga bata o mga tao na nasa kalsada lang, tapos nanlilimos, wala silang makain. Ang gagawin natin, di ba, ay bibigyan natin sila ng pagkain. So, ibig sabihin, makakatulong tayo sa kapwa o sa ibang tao. Number 4, magagawa mo ang mga bagay gamit ang sariling kakayahan. Okay? Di ba merong mga superheroes, idol natin sila? For example, sino ba nakakakilala kay Spider-Man? Di ba idol natin sila? Gusto natin maging katulad ni Spider-Man kasi malakas siya. O kaya meron siyang superpower. O kaya naman si Wonder Woman. Di ba? Sinong nakakakilala doon? Di ba nagiging idol natin sila kasi gusto natin malakas din tayo, mabilis din tayo mag-isip, di ba? Pero sabi dito, kaya daw pala nating tumulong din sa ibang mga tao, makakagawa din tayo ng mga bagay-bagay gamit yung sarili nating kakayahan. For example, meron po sa inyo na marunong mag-drawing. Talent po yun. Kaya mo pong gawin yun. Tapos, kapag, for example, birthday ni nanay, birthday ni mommy, o ni daddy, pwede mo siyang drawingan at ibigay sa kanya yung drawing mo. Di ba mapapasaya pa natin sila? Simpleng bagay na meron tayo. For example, kaya mo maghugas ng tinggan. Di ba sarili mong kakayahan yun. At pwede mong itulong sa ibang tao at magiging masaya sila. Magagawa mo ang mga bagay gamit ang sariling kakayahan. Panglima po, marami ang nagmamahal sa iyo. Ibig sabihin, yung mga tao sa paligid mo, unang-una yung pamilya natin. Mahal daw tayo ng pamilya natin, huwag nating iisipin na hindi nila tayo mahal. Mahal tayo ng mga classmates natin. Mahal tayo ni teacher. Mahal tayo ng mga tao na nakapaligid sa atin. Diba? Palaging ganun ang ating iisipin. Mahalaga ka at mahal ka ng maraming tao. Ngayon ay babasahin natin ang isang maikling kwento. Ang kagandahan ng puting rosas. Samahan niyo akong magbasa. Sa isang malawak na hardin na puno ng iba't ibang uri ng mga halaman, ay may isang napakagandang puting rosas. Namumukod tanging ang kanyang ganda at bango sa lahat ng mga bulaklak na naroroon. Marami sa paligid niya ang hanga sa taglay niyang karikitan. Pinag-uusapan ng mga taong nakatatanaw sa kanya ang kanyang kagandahan. Ngunit hindi ito batid ng puting rosas. Dahil sa hindi niya nakikita ang kanyang sarili, hindi niya alam ang kaligayahan na hatid niya sa mga nakakakita sa kanya. Isang araw na mainit ang panahon, may batang babae na naglilibot sa hardin. Manghang-mangha siya sa nakikita niya sa kabuuan ng paligid hanggang sa maagaw ng pansin niya ang puting rosas. Dahil sa kainitan ng panahon, nagsimula ng malanta at matuyo ang mga dahon nito at bulaklak. Naawa ang batang babae sa puting rosas. Binuhat niya ang paso nito at dinala sa kanilang bahay upang maalagaan. Doon sa bahay, tiniligan ng bata ang halaman sa paso at inilagay ito sa lugar na maaari itong masinagan ng araw. Sa tabi ng bintana ang napiling paglagyan ng bata.
Hindi nagtagal at bumalik ang dating kanta at halimuyak ng puting rosas. Unti-unting namukadkad ang mga bulaklak nito. Hindi napigilang makita ng puting rosas ang kanyang sarili sa salamin ng bintana. Hindi niya akalaing siya ang nakikita niya sa salamin, isang napakagandang nilalang ng kalikasan. Ang mga taong dumaraan at nakakakita sa kanya mula sa bintanang kinalalagyan niya ay humahanga sa kanya. Ang halimuyak niya nakakaagaw din ng pansin sa kanila. Ngayon lamang nabatid ng puting rosas ang halaga niya sa kapaligiran. Ngayon lamang niya nabatid ang kagandahan at bango na dulot niya sa paligid. Nagpasalamat ang puting rosas sa Panginoon na siyang lumikha sa kanya. Lumipas ang mga araw at nanatili ang kanyang karikitan at pango. Nanatili rin ang kanyang kababaan ng loob, ngunit taglay ang pagpapahalaga sa sarili. Iyan ang ating kwento na ang titulo ay Ang Puting Rosas. Meron tayong mga katanungan dito. Dahil nabasa natin ang kwento at alam kong naintindihan natin iyon, meron tayong mga katanungan na dapat sagutin. Makikita din natin ito sa ating mga modules. So, ito po ang ating sasagutin. Una, ano ang ibig sabihin ng pagpapahalaga sa sarili? Ano ang ibig sabihin ng pagpapahalaga sa sarili? Pangalawa, ilarawan ang puting rosas sa hardin. Ilarawan ang puting rosas sa hardin. Pangatlo, paano nagkaroon ng pagpapahalaga sa sarili ang puting rosas? Paano nagkaroon ng pagpapahalaga sa sarili ang puting rosas? Pangapat, nagkaroon ba ng pagbabago sa puting rosas nang malaman niya ang halaga niya sa kapaligiran? Ipaliwanag ang iyong sagot. Ulitin ko po, nagkaroon ba ng pagbabago sa puting rosas nang malaman niya ang halaga niya sa kapaligiran? Ipaliwanag ang iyong sagot. Para sa iyo, bakit kailangang magkaroon ng pagpapahalaga sa sarili ang isang tao? Ulitin ko, para sa iyo, bakit kailangan magkaroon ng pagpapahalaga sa sarili ang isang tao? Ang susunod naman natin, matatagpuan din po ito natin sa ating mga module. Mag-isip ng mga bagay na maganda tungkol sa iyong sarili. Diba? May mga bagay tayo o mga katangian tayo na magaganda. Isipin daw po natin yun. Maaari itong physical, yung panlabas na anyo, pag-uugali o pananaw sa buhay, yung ating mga pinaniniwalaan. Isulat ang mga naisip po natin sa ating kwaderno. Ito po yung topic natin, ang pagpapahalaga sa aking sarili.